Hello po sa inyong lahat mga kabiyahe, at dahil natapos na po ang tournament sa St. Louis, eto na, balik online na po si Grandmaster Wasiso. Maglalaro na po siya sa chess.com Global Championship Knockout 2022. Ayan, so may 64 players sa round 1, kalaban po niya walang iba po kundi isang batang IM from Belarus. Ang rating ng batang IM na to is 2,523. IM pa lang ha, 2,500 na. At 16 years old pa lang po ito. At ang matindi po dito, no, sa chess.com, ang blitz rating nito ay nasa 3,000. Parang si Wesley lang din, 3,000 na rating. Ibig sabihin, napakabilis. So, ang format po sa Global Championship, apat na laro po yan na 15 minutes plus 2 seconds increment. Unahang maka 2.5. Pag nagtuto, mapupunta po sa Armageddon. So, ang game po na ipapakita ko, nangyari po. Game number 1. Silipin po natin. Sa game po na to, white po si Wesley So. Nag-e4 po siya. E5, knight F3, knight C6, bishop C4, bishop C5, Italian opening, Gyoko Piano. Nag-casting lang knight F6, D3, casting lang din, and then knight BD2, Wesley So. Okay, pag knight BD2, nag-D6, C3. Yan talaga idea niyan. So gusto po niyan mag-B4, A6, rook E1, bishop A7, atras agad. E4, very aggressive move for Wesley. Automatic naman yung mga Italian, lagi nag-expand yan sa queenside eh. So nag-H6 para iwasan yung mga bishop G5 at knight G5, knight F1, typical na maneuver, rook E8, bishop E3, pinapalit yung bishop, bishop takes E3. Nag-knight takes E3 and then bishop E6, aba hinamo na naman. Wesley So, kinain lang po yan, rook XE6 and then B4 na, ayun na. So nag-expand na po si Wesley sa queenside dito, no? Nag-knight E7, umiikot po yung kabayo, lagi naman po yan, papunta po yan, knight G6, knight po sa F4. Nag-queen C2 lang dito si Wesley, nag-knight G6 na nga, at dahil tatalo niya sa F4, Wesley So immediately play G3. Pero bago kay tira yung G3, ang tinira po before is A5 at yung G3 po ay bagong tira o novelty. Ayan. So, pagka G3 po, nag-queen D7, nag-C4 lang po dito si Wesley, nag-C6, ayan. So, binabantayan po yung D5 and at the same time, preparation niyan eh. Gusto din siguro niyan makapag D5 later on. Nag-rook AD1. Aba, Wesley, gusto atang mag-D4 dito, no? Nag-rook AE8. Ayun. So, sige, mag-D4 ka. Sabi ng kalaban ni Wesley, kasi pagka-takes niyan, bukas, babagsak po yung E4. Of course, i-delay yan ni Wesley, nag-knight F5 muna. After knight F5, queen C7 lang po ang tinira ng black. Wesley So naman po, A5 lang. Okay, so medyo kinakram po ni Wesley. Ayaw niyang papuntahin dito sa B6 yung reyna, no? Nag-knight E7 naman itong sila sa big. Gusto pong ipalit yun. Gusto pong tanggalin yung knight sa F5 kasi medyo malakas po ang datingan niyan. Pero Wesley So, umatras sa E3. Ayoko ng palit-palit. Nag-queen B8, alright. I think ang reason po na queen B8, eto eh. Gusto po talaga niyan mag D5. Kasi pag nasa queen C7 siya, eh nakapin eh. Pag tinigs eh. Kaya tumira po na queen B8. Eto naman si Wesley, nagulat ako sa tinira eh. King H1 lang. Gumilit lang yung king. Hindi ko maintindihan nung una bakit niya ginawa yan. Pero ituloy po natin. No? Nag-D5 na nga. Nag-C5 si Wesley. Rook D8. Rook dito. Aba, dodoblihin yung torre sa D-file. Nag-knight C8. Aba, tatalo naman po yan. Dito, knight A7. Punta siya doon. Nag-knight F5 ulit si Wesley. Bumalik kasi wala na yung knight doon sa E7. At saka pag tumanon yung knight, pwede mag-knight D6 eh. So nag-knight E7 pa rin, nag-rook D2. Aba, sa D-file pala lalaban si Wesley. Ito pala bubuksan, tapos may kain siya doon. Okay? Nag-knight B5 na nga, nag-king G2. Ayun, hindi ko talaga naintindihan bakit tinira yung king H1. Kasi nag-king G2 eventually. Baka na mouse slip lang yun. Anyway, nag-king G2. And then nag-queen C7. Nag-queen B2. Alright, pinipressure po yung E5 niya. Nag-D4, sinara eh.
Sabi niya, baka kainin mo, mabubuksan. Sana na natin. Ngayon, pagka di po, nag-Queen C1 si Wesley dito, nag-King H7, King H1 na naman. Ayan, totoong King H1 na yan. Kasi, ang nasisilip ko na dito, plaplanuhin mag, ano yan yan eh, mag F4. So, nag-Knight G8, nag-Knight G1, ayun, naka-atras na nga sa G1, nag-G6, and then Knight H4 umatras kasi inatake. Nag-Knight C3, Rook C2, inatake eh, tumakbo. Nag-Knight E7, at ayan na nga po, boom, nakapag F4 na. So, pagka F4 po, E takes F4, GX F4, and then F5. Medyo agresibo din po ito. No? Anyway, pag hindi niya in F5, baka si Wesley mag F5 dyan. So, E takes F5, Rook takes E1, Queen takes E1, Knight takes F5, Knight takes F5, GX F5. So, medyo marami pong napalit. At dito, Wesley so played Knight F3. Dinevelop lang yung kabayo. At siguro, magtataka kayo bakit hindi po tinix, no? Kasi may check. Ayun, bagsak to. Kaya ang ginawa po, nag-Knight D5. After Knight D5, Wesley so Queen E6 lang. And after Queen E6, nag-Rook F8. Ibalik ko na naman to. Kasi ngayon po, pwede nang tikman ng Reyna, di ba? Dahil wala ng Queen E7 eh. Wala ng Queen E7. Tapos may threat pa dito. Aba, hindi maaari palang kainin yan. Kasi may Queen F7 naman. Eh ano ngayon, kiking H8 ka lang. Eto, matindi, pamatay. Rook G2. Mamatihin po sa G7 at hindi madepensahan niya. Hindi madepensahan. So, pwede ka bang chumik panandalian, pero pagka na G1, harang lang, or even Rook G1, yung threat po dito, hindi mawawala. Tapos, ang labada kapag ganun. Kaya, balik po natin, hindi nga tinix po ang F4, bagkus, nagdepensa sa F4. 5, ayan. So, nag-Knight D4 naman si Wesley. Siyempre, libre po yun. And then, nag-Knight takes F4. Aba, siyempre, babawi ako, sabi niya. Nag-Queen D6 lang, pinalit po ang Reyna. Queen takes D6, C takes D6, tapos nag-Rook D8. Nag-Knight takes F5 lang, King G6, tapos Knight E7, check. So, 1 po na pa rin dito si Wesley, no? Nag-King G5, Rook C5, check. Nag-King G4, Knight F5, depensa lang po sa D6. Nag-Knight takes D3 naman po dito, ang black, aba syempre, kakain ng pawn. Yun nga lang, blunder pala yan. Kasi meron Knight takes H6, ang kapupunta, King F4, and then Knight F7. So, pagka Knight F7 po, nag-Rook D7 eh. Magkakaroon ng Knight takes D8, aalis yung kabayo, magkakaroon ng Knight takes na naman, ubos-ubos po yung putas, may pass pawn pa dito. Kaya nga, Rook D7 lang, iwas muna. Nag-Rook C3 naman, aba sumabay, Knight F2 check. King G2, and then Knight D1, inatake yung tore, nag-Rook F3 check lang, King E4, tapos boom, siya kalakala H4. Kasi nga eh, wala na eh, pass pawn na po eh, mabilis na yan, medyo naipit din yung tore dito sa D7. Anyway, tuloy natin, Knight E3 check, King F2, Knight F5, humarang, nag-Knight G5 check lang, King E5, H5 tulak, tapos black, nag-Knight takes D6, ayun lang. Hindi daw maganda yan. Kasi nagkaroon ng 8-6 tuloy-tuloy. Ang magandang tinaro dito, wag mo daw pong kainin yung pawn na yan eh. Dapat daw po yung king humabol para makatulong man lang sana. Ayan, atakihin po yung kabayo sa G5. Kaso nag-Knight takes D6 nga, eh, tapos 8-6. Knight E4 check, eh, takes lang yan. King takes E4, tapos Rook H3. Rook behind the pass pawn. Eh, medyo madali na po ito. Kasi pagka Rook H7, okay, King E2 na lang. King D4, Rook H4 check, King C3, angat yung King, ayun o. Pag ganito po kasi naka-rook behind ka, yung tori po na nasa harap, medyo passive ang datingan. Nasusugswang. King B3, at dito medyo nag-blunder daw po si Wesley. For some reason, sabi ng engine, yung tira ni Wesley na King F3, equal. Equal daw. Dahil may King A4 na tinira ni Lasibik, no? Ibalik ko lang, no? Ang tama daw na panalo dito, dapat daw King D3 tatakbo si Wes. Ayan. Pag King D3 kasi, nag-King A4, papasok dito. Ganun daw po ang tamang play. Pero nag-King F3 kasi si Wesley. Ang King F3, King A4, King G3, King B5, King F3, bumalik tuloy. Walang magawa eh. So, King A4 ulit, King E3, King B5. Yun ang blunder, yung King B5. Kasi dito daw po, pagka King D3, to draw this game, kailangan mag-C5. Mag-C5 po. Kasi ang C5, pagka takes, ayan takes, mauubos po yung pawn dito sa kabilang side. Eh kaso ang ginawa, nag-King B5 na naman, nag-King D3, saka nag-C5. Ano pinakaiba? Pagka takes po dyan, of course, syempre, kakainin.
Eh, meron pong King E4 na mabilis na takbo. Naguluhan ako actually. Pero ito, biglang tatakbo doon na mabilis, no? Anong pinag-iba niyan? Pagkatira po kasi dito, may Rook H5. Ayun. Ang dapat pala kasi, balik natin, no? Ang papabagsakin dapat dito, eh, ito pong A5 ng maaga. Hindi yung C5. Kasi pagka tira nga ng mga yan, ayan, ayan ang nangyari, oh. Eh, may check. Baba ka doon. Takes. Takes. Tapos pagka king mo, medyo malapit po yung king. Eh. Tapos malayo-layo pa itong pawn na to. Okay, tuloy natin, no? Nag A5, king move doon. Ayan, rook C7. Nag H7 doon. Nag king move. Alright. King move ulit. Oop, nag-promote na. Medyo malapit na po yung king dyan. Kasi kahit itulak yan, mapapantayan yan. Tingnan nyo. Hindi nga makaporma. Okay, wala na. Pasok na yung king. Check na naman. Ayun. Likod lang. Check. Ayun. Persado ka harangan yung pawn. Pagkaharang mo sa pawn, dito lang. Alright. Nag-king move doon. Boom. Rook lang po dyan sa H1. Mate. Kasi pagkatira mo dito, tadanan! Grabe, no? Ang gulo ng rook endgame na yun, no? Ako, unang tingin ko talaga panalo na, pero yung engine for some reason, no? Very accurate, may mga tabla pa. Hanip na yun, no? Anyway, congratulations, Wesiso, napanalo niya game number 1 kay Lasebik Dennis ng Belarus. Sana po nag-enjoy kayo, may natutunan kayo. Muli ito po yung coach, PD Master Daniel Causo. Abangan niyo po yung game number 2. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po. Mga kabiyahe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.